Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang maga po sa bawat isa. Ako po si Brother Nestor Dudley from CRC Calamba, Dr. George. Samahan niyo po kami sa ating pong programang Tinapay Mula sa Langit. Ang pangaraw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kalakasan at panibagong buhay na pinagkaloob po niyo sa amin. Bigyan po kami ng karunungan at kaalaman at samahan niyo po kami, Banal na Espiritu, sa pag-aaral ng iyong mga salita sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ang devotion po natin ngayong umaga ay pinamagatang The Sin Offering for a Ruler of the People na mababasa po sa Levitico 4:22-26. Sabay-sabay po natin itong basahin. 22. Kung isang pinuno ang nagkasala ng di sinasadya dahil sa nakagawa siya ng isang bagay na pinagbabawal ni Yahweh na kanyang Diyos. 23. Sa oras na malaman niya ito, ay maghahandog siya ng isang lalaking kambing na walang kapintasan. 24. Ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya ito sa harapan ni Yahweh. Sa dakong pinagpatayan ng handog na susunugin para sa kasalanan. 25. Kukuha ng dugo ang pari at sa pamagitan ng kanyang daliri, papahiran niya ang mga sungay ng altar at susunugin ang mga handog. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar. 26. Dadalhin niya sa altar ang lahat ng taba at susunugin gaya ng taba na handog pangkapayapaan at ito ang gagawin ng pari para matubos ang kasalanan ng pinuno at siya ipapatawarin. Sinasabi po rito, noong unang panahon, ang isang pinuno ay nagkasala ng di sinasadya sa Panginoon, ay kailangan niyang mag-alay ng lalaking kambing na walang kapintasan para gawing pantubos sa kanyang kasalanan. Ang hayop na ihahandog ay lalaki sapagkat ito ay malakas. Wala rin pong na-mention na woman when it comes to bring an offering to the Lord. In additional po, dapat ay walang kapintasan sapagkat ito ay ihahandog sa Panginoon na banal at marapat lamang na ibigay natin ang pinakabes sapagkat ayon sa ang nais ni Yahweh. Sa sin offering ay ipapatong ng pinuno na nagkasala nang di sinasadya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya ito sa harapan ni Yahweh. Ito ay nagpapakita ng paglilipat ng taong nagkasala ng kasalanan sa innocenting biktima. Sa ating kapanahonan, kapag po tayo ay nagkasala, ay hindi na po natin kailangan maghandog ng mga hayop gaya ng nakagawian noon. Ang Panginoon ang huling handog at nang dahil sa kanyang pagmamahal sa atin ay namatay siya sa krus upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Sinabi sa Hebreo 7:27, hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Una'y para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili at kung taas puso ang ating paghingi ng tawad sa ating Panginoong Jesus, tayo po ay kanyang patatawarin. Diringgin ang ating nilalapit sa kanya. Sinabi sa unang Juan 1:9, sabalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mensahe na ipinagkaloob po niyo sa umagang ito. Nawa po ay tumimo ito sa puso't isipan ng bawat isa. Magsilbing patnubay sa amin. Kaya na po ang siyang mag-ingat sa buong maghapon na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli po kami samahan sa araw ng bukas, alas 5:30 ng umaga para sa ating pangaraw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po nating i-share sa ating po mga kaibigan, kapamilya, upang mas marami pa ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga po. God bless us all. Thank you po.